Oh, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi ho. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. At ako lamang ho ay magre-report sa inyo. Meron nung dumating na sulat sa akin din eh. Galing ho sa Parole and Probation Volunteers Association Incorporation. Ang kanila pong headquarters ay number 1 San Pedro Town Center, National Road, Barangay San Antonio, City of San Pedro, Laguna. April 28 po. Ang sabi po nila, Mr. Marcos, Dear Mr. Marcos, the Parole and Probation Volunteers Association of San Pedro Chapter, Laguna, a non-government organization mandated to help the Parole and Probation Administration, Department of Justice, in the supervision of ex-convicts, parole, probation, and pardonees, in going them into the mainstream of society, will conduct distribution of food, etc. As of this present, we have less than 200 ex-convicts who are under supervision in living with their families in San Pedro, Laguna, and most of them have no means of livelihood. Due to present situation, amidst COVID-19, their lives become more miserable and could not afford to sustain their families. In view of this, we would appreciate it very much for any assistance you could extend to the group to help those clients and other less fortunate and the poorest among the poor living in the city of San Pedro. Rest assured that your contribution will go along the way. May God bless. Yours truly, Police Superintendent Greg A. Paxson, PNP Retire, President. Ah, General ito, no? Superintendent eh. Ay, oh wow. Colonel, oh. Note, we have already accepted your challenge by distributing 1,200 food pack to all frontliner in San Pedro City, Laguna. Attached here to the picture. Sulat po ng Board of Parole. Huh? Parole and Probation Volunteers Association. So yan po, mga 1,000 food pack. Ayan ma! Pabigyan mo nga ng kahit na ano to. 1,200 daw yung food pack nila eh. Food pack. Ay, bigas, mayroon tayo. Tapos kalabasa din, ano? Ay, bigyan mo nga ito ng 20 sako. Tawagan mo nga ngayon. Sabi mo. Ay, hindi o, ganito. Kung kayo po'y nanonood ngayon dito sa aking streaming, sir, ako'y medyo nalulungkot to at talaga naman nung kaninang umagay sa sobrang pagod ko ako'y binabanatan ni Arnold Clavio. Oo. Ay talaga akong nalolomoral ako eh. Biruin niyo ho yun. Ginagamit pa ho niya ang NBI para daw ako'y imbestigahan. At style ko daw ho yung mayaman challenge. Bago daw ho hihingi ako ng donation at akin naman daw hong itatago. Mamaya ho ipapanood natin yung video clip ho ni Mr. Arnold Clavio. Kaya ako inalolomoral eh. Ay parang gusto ko na akong ihinto ang aking pagtulong. Parang nga ho yung ipamimigay ko pa sa Sampalok at saka sa Taytay at yung iba pang nakahilera dito. Parang hindi ko na ho gustong ituloy pa dahil sa kabila ho ng ako'y buwis buhay eh. Binabatikos pa ako ng ganitong klaseng reporter. Oh. Bagay, kung lahat ng aking mga tutulungan pa, isabihin ko doon na lang kayo humingi kay Arnold Clavio kasi nanghina na yung loob ko dahil sa kanya. Pwede kaya yon? Boss, may inyong sa akin ngayon. Ano? Tundo ko. Ano sabi? Kagawad ko. Ano sabi? Namihingi ko ng bigas ko. Sa tundo? Kiyoko Street, Tondo, Manila. Ah, oh, bibigyan mo? Opo, na 20 po. Ah, ganon? Eh, ngayon ko lang nalaman na kagawad. Dagatundo? Eh, wag na kaya na bigyan yan. Yung tundo, yung Tioco Street na yan. Yeah. Hayaan mo na lang bang hingi kay Arnold Clavio yan? Pwede mo po. Ha? Nakaano na po. Taka-tundo rin yan. Yes, mapagawad po siya. Ah. Ay, bigyan mo na. At,
Meron pa tayong bigas diyan, ano? Kasya doon sa mga nanghihingi pa na tatlo, ano? At yung lahat na bigyan na natin. Bacolor, Pampanga, tapos na, ano? May video ba yon? Na-videohan mo na nagpasalamat sila. Okay, marami salamat. So, Sir, Police Superintendent Greg A. Paxon, PNP. Sir, magandang gabi po. Kung kayo po ay nakikinig, ang hinihingi nyo po ay 1,200 food pack. Yan po kasing isang sakong bigas o sabihin na nating dalawang sako, pag pinasaing nyo po yan, yan po ay 1,000 pagkasinaing na. Hindi, pasensya na po kayo, pero napakita nyo na po, napakarami po talagang humihingi. Bukas po ng umaga, pwede na po kayo magdala ng sasakyan, pick-upin nyo po yung bigas nyo rito, 20 kaban po ang ibibigay ko sa inyo. Pagpasensyahan nyo na po yan. Ito pong sulat nito. Kung may taga San Pedro na nanonood ho, ay kunin nyo na ho bukas din sa Calle Economia Road yung 20 sako ng bigas na para sa inyo. Elizabeth Villanueva, Sir Marcos, ako po ulit ang nabanggit nyo na bigyan nyo ng gatas. Still wait pa po ako kung paano. Elizabeth Villanueva, kung makakapunta ka sa Economia Road dito sa May Eastwood, i-text mo si Yamatan at bibigyan ka niya. Ha? Yan ay nasabi ko na nung isang araw pa. Kayo na lang ang mag-communicate. Maraming salamat. Kagameba TV Channel, Lodge Francis, you are an inspiration. Marcos 2022. Maraming salamat po. At ito pa ho, Parts F2. Public Assistant for Rescue Disaster and Support Services Foundation International Incorporation. Foundation ito ah. Oh, may foundation pa nanghihingi sa akin. Eh, ang foundation ko ho eh, hindi pa nagkakaroon ng kahit na pisong donasyon na eh. Oo, ang foundation ko eh, magdidikadang taon ng existing, ay kahit piso eh, wala pa hong nakapag-donate. At tatanging ako lang ho ang nagdo-donate para akong luko. Ako rin ho ang nagdo-donate sa foundation ko. Ayun ho ang tunay. Ang foundation ko ho, ako rin mismo ang nagdo-donate. Yung kalahati ng aking kinikita, minsan higit pa nga ho eh, ay dinodonate ko sa sarili kong foundation. Pero ngayon ho, itong ginagawa ko ngayong COVID, hindi ho yung foundation ko ito. Ito ho yung sarili ko na. Yung talagang ako na lang, personal na ako. Yung mga optical mission ko ho, ay sa foundation ko yun. Pero ako din ho eh, wala naman ho nagdodonate doon kahit piso eh. Sarado na nga ho, bank account na ho, wala na. Mm-hmm. Eto naman, PARDS, Public Assistant for Rescue, Disaster, and Support Services, Foundation International Incorporation, PARDS FII. Okay? Brotherhood, Anti-Crime, Education, Rescue, Livelihood, Community Service. April 29, 2024, Mr. Francis Leo Marcos, Green Meadow Subdivision. Subject, request any food pack for our volunteer member, rice if possible. Okay? Babasahin ko po, medyo mahaba eh. Pero pagpasensyahan nyo na ho. At gusto ko lang malaman nyo na napakarami yung letter din eh. At awa naman ho ng Diyos ay hindi natin tinatanggihan. May Power Ranger dito. Abimael Grace Cordero Herdilla. Greeting of peace and goodwill from Parts P. It is our pleasure to introduce to you our group, the Public Assistance for Rescue, Disaster and Support Services, PARDS Foundation, International Incorporation, who has been working voluntarily for years conducting anti-crime, traffic security, and rescue operation, and has also been cooperating with coordinating with the different government agencies, LGU, in their programs and other activities in line with our mission and vision to assist our government in promoting peace and social, cultural, political, and environmental development of our country with more than 200 chapters nationwide and growing more as we open our youth sector and kids sector and increasing chapter in other countries working under our accreditation in Philippine National Police PNP under the direct supervision of PCAD and also accredited with the Association of the Chief of Police, Chief of Police of the Philippines. Aha.
So dadaglatin na ho natin at napakahaba ho. Baka maubos ang oras ko pagbasa eh. Okay? In spite of our present critical health and economic condition due to this pandemic brought by, sa madaling sabi, ang humihingi sila ng kahit anong food pack o if possible ay bigas. Ibigyan ko lang ang kuhay ng bigas tsaka pang-ulam. Ang pang-ulam ho ay sa Biyernes yung makukuha. Ang bigas ho ay ngayon yung makukuha. So kung nakikinig ho, si Miss RCD Pabon, International Founding President daw. Oh, I think tingnan. Oh, may mga pulis pa din eh, may mga ito may mga certificate of accreditation pa sila. Oh, basta ho para sa mabuti at makakatulong sa ating mga mamamayan. Pumunta ho kayo rito bukas sa Economia Road sa Eastwood. Kumuha ho kayo ng 20 sako ng bigas. 20 kabang bigas. Yan ang may tutulong ko sa inyo. Magandang gabi po at maraming salamat. So para ho dun sa parts at saka sa Parol Foundation, punta na ho kayo. Abimael Grace Cordero Hervilla, sir, hingi po ng kaunting tulong sa mga working student po kasama ko. Malayo po kami sa mga magulang. Minsan lang may ayuda. Nagre-rent lang po kami ng bahay. Saan lugar yan? Wala ba sinabi? Ayun po. Good Shepherd Hospital, care of Doctora Lilia Rigo de Dios, Dr. Ricky Rayo de Dios. Nagbigay po tayo ng PPE sa kanila ngayon. 20 pieces po na PPE. Ay, alam niyo naman ho kung magkano presyo ng PPE. Shout out po. God bless. Keep safe. Ingat. Georgie Rivera. Kainta Municipal Hospital, care of Dr. Jet Nieto. PPE po yan. 20 pieces po. Natanggap na ho nila kanina. At syempre, si Mami Elizabeth Oropesa tumanggap din ng PPE 20 piraso. At syempre, si Ma'am Beth De Leon tumanggap din ho ng PPE. Ilan yung binigay mo ngayon? 40 pieces na PPE. So nakikita niyo po. Ang PPE ho natin ay tuloy-tuloy. Ay akala ay mura. Bago ho ako ibabanata ni Arn-Arn tsaka ni Arnold Club yun ng hindi mo makain. God bless you more, sir. Watching from London. Galing kay Mary Jane Liban. Maraming salamat po. Ngayon po, ito pa ang mga nagsikuha ng bigas. Ang Bacolor, Pampanga, sa pangunguna ng aking kaibigan. May mga video ho yan. Uy, nagpahinga at sobrang pagod. Dinigyan po natin ng 100 sacks of rice. Ang Niyarag po ay 60 sacks of rice. Pilar Village, Las Piñas. Doktora Baba Corpus. Gumtang. Abdul Aziz, Abdul Rasik, driver ng van sa Pasig City. Yan ho yung kaninang naglalive ako na Muslim na humabulo at sabi kailangan daw ng bigas. Binigyan ho natin yan. Isang sako. Okay. Rohito A. Taguan, Antipolo City. Tumanggap po ng bigas yan. Barangay Obando, Pasig, Barangay Oranbo, Pasig City. Tumanggap po ng bigas yan. Carex Kayanong, tumanggap din ng bigas. 20 yan. 20 sako. Elizabeth Propesa, nakatanggap din kanina ulit para ipamigay sa iba. Barangay Makabebe, Bacolor, Pampanga. Mayor Buddy Dungka, 100 sacks. Barangay Concepcion, Pampanga. Estrella L. Cañero, Conchita Iglesia, Janice Loco. Ayan. Yung mga mga nagsitanggap ho ngayon. Pa sa kabila, Vicente Armada, 13 Martres Subdivision. 20 sacks din yan. Ito pa, Joseph B. Clarino, New Samila, Mandaluyong City, Alessandro Jimboy Atab, Pinagsama, Tasagig City, Jaime Dominguez, QC, Bagumbayan. Yan yung mga tinulungan natin ngayon. Elizabeth Villanueva, veteran po ba ako? Makahingi kahit konting bigas po kung may sobra lang po kayo kasi wala pa po talaga ako. Pasensya na po. Elizabeth, ikay message na message. Yung pinanging pa Power Ranger mo, ibinili mo ng gatas, dito tapos na. O pumunta ka rito sa Eastwood bukas, sa Legranto, hanapin mo si Yama. Kumuha ka na isang sako rin eh. Jem Cruz, good morning Mr. Florence Leo. I know how you feel. Ang puso mo, ingatan mo. You are doing good for humanity. You have a good heart. Don't give up. Ingat po kayo watching from California. Maraming salamat po, Ma'am Jem Cruz. Mona Maru Pagaraw, Mama,
Salam, good evening. Follow up lang po sa hiling ng samahan ng kapatirang Muslim sa GMA Cavite. Sinabi ko sa inyo, pumunta kayo kay Mayor, hindi pa ba sumasagot si Walter Echevarria? Talaga bang wala? O di tayo ang tutulong. Sige o. At hihintayin lang namin si Alvin G, yung may hawak ng aming truck. At kami tutulong dyan sa GMA. Wala akong problema yan. Kagameba TV channel, you gave money, you gave your heart to us. Marcos 2020. Binabati ko ng happy birthday si Reginald Cortez family. Evidente Mubarak Medical Center. Happy birthday kay Cap Carmen Mangalino, Barangay 100, Pasay City. Happy birthday, Mira Claire Ann Lobres. Binabati ko yung kaibigan ko, si Andrew Cantoboy Lopez. Aha. At siya huy ay tumatawag. Shout out nga po pala sa kulang-kulang 1 million viewers natin. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Rich a little bit of everything. FLM, pahinga din po sir. God bless you. Maraming salamat po sa inyo. Alam nyo mga kababayan, ako huy, pagod na pagod. Gawa ng bago pa matulog, madaling araw na. At kanina ho, ay talaga naman hong ako ho'y nakipagbalitaktakan para dyan sa ano, Bab Badungon, Boss Epele, magandang gabi from Mindanao. Hello, Chairman Andro. Hello? Parang wala kayata signal, Chairman Andro Lopez. Narinig mo ako? Yes, boss, narinig kita. Ay, nako, kaninang umaga, di pag-alis nyo, ako'y umidlip lang na 1 oras, at tapos, okay, boss. Biglang pag-gising ko, ay katakot-takot na message sa akin, ipinorward yung video clip na ako'y binabanatan ni Arnold Clavio. Patay tayo dyan. Ang mangyayari, parang ako'y tinatamad ng tumulong kasi nangihina na yung aking loob. Ay, paano kaya kung yung tutulong ko dyan sa Sampaloc na kulang-kulang 3,000 manok, ay kung si Arnold na lang kaya ang hingian niya? Naku, boss. Ito na lang masasari ko. Kita-kita ng 2 mata ko kagabi. Isa ako sa nagpapatunay. Ay, hindi nga ganon. Ako'y tinatabad ng tumulong tuloy eh. Pero dahil kaibigan kita, ay siya siguro, tatapusin na muna natin lahat ng problema na ito. Tsaka na lang kami magpangipangita, no? Ayan, salamat po. Pakisabi mo sa mga kabarangay mo dyan sa Sampaloc, baka lunes na tayo mamimigay diyan. Ha? Yes, po. Copy. No problem. Bali, 2,500 na buhay na manok ang ipamimigay ko dyan sa iyong barangay. Pero ayan, ang gusto ko sana, Chairman, yung talagang yes, poorest among the poor ang ating bibigyan. Yes, boss. Copy. No problem. Tapos, salamat din sa pagtanggap mo sa challenge ko. Yan o ang magaling na counselor. Magaling na chairman ng barangay. Anong barangay mo? Batiin mo yung mga kabarangay mo, chairman. Nakikinig sila ngayon. Barangay 413. 413? Ba? Yes, parang ano yan na? Love IU. Love IU. Barangay 413. Makinig kayo. Dahil po ang inyong chairman, chinallenge niya ako ng kabang-kabang bigas, daan-daang kabang bigas, actually 1,000 nga. So nag-meeting po kami kagabi at dapat tatapatan ko rin ho ng bigas. Pero ang request ng inyong magaling na chairman, sir, hindi ba pwedeng pang-ulam na lang? Ayan, kaya kami po'y nagkasundo na ako po'y magpapadala dyan ng 2,500 na buhay na manok. Pang-ulam dyan sa barangay 413 Sampaloc, Manila. Mabuhay ka, kaibigan. Yan, salamat, kaibigan. Sir, gusto ko lang ako sabihin. Hindi lahat ng hero, nakakapas. Yung iba nakapreperi. Ayun. Mabuhay ka, Andrew. Mabuhay ka. Maraming salamat sa'yo. Okay. Thank you. Yan po ang chairman ng barangay 413.
Sabi nito, Love Villena, jolly evening, kabubuyog. Huwag mo nang pansinin yung mga basher mo. Alam ng buong sambayanan ang totoong ang totoo. Be safe, idol. Mahal ka namin. God bless, bubuyog. Add mo na ako. Hi po, madam. Yam, good evening po. Pa-shout out naman po. Alvin Assis from London, St. Peter Hospital. Keep it up, Sir FLM. Only strong survive. Go, FLM, for Senator. Hi, nako. Walang ganyanan, ha? Kevin Cayetano. Hi po, Idol Francis Leo Marcos. Sana po matulungan niyo po kaming mga motorcycle taxi. Kahit bigas lang po sa amin. God bless you, sir. Mabuhay po kayo. Sige po, at ating pong titingnan yan. Casual glance. Good evening, Sir FLM. Thank you in advance po. Baka pwede po natin tulungan konti ang Pangarap Village, Caloocan. Wala po sila tubig at kuryente. Eh, hey, nako po, pag tubig at kuryente, yan ho ay talagang hindi natin. Hindi ko alam kung anong ang gagawin ko dyan. May ipon po ako pang 5 sako rice. Baka pwede niyo pong dagdagan. Sige, 10 sako ako sa'yo. Casual glance. Maraming salamat po. Napakabuti niyo po. Mabuhay po kayo. Happy Ramadan. Sabi po yan ni Mona Maru Pangaranaw Mama. Tignan mo kung hindi sumagot si Walter Echevarria. Itong mga Muslim na to, padala natin kahit 20 sako ng bigas lahat. Kawawa naman itong mga to para may maisaing man lang. At ito Calugares TV, Idol FLM, sana po play song ko for you. Nasa channel ko po. Sige, sure. Calugares TV, maraming salamat. Speedyo. Speedyo, yo! Coffee tayo. Ah, okay. Speedyo! Wedding nga, boss. Yaan mo na yung iskwami na tanga. Ah, yaan mo na yung iskwami na tagatondo. Laos na eh. Pasara na ang NBI. Sayang taxpayer money. Sub na channel ko, mga ka-FLM. Ito si Wedding nga. Maraming salamat kay Wedding nga at saka sa asawa mo, ha. Sabi ko, huwag ka na mag-sticker eh. Pwede mo namang i-message yung Facebook ko eh. Okay? Charlie Madrid, God bless you, sir. Nathan Menz, sir, hindi ko hihingi tulong. Hihingin ko lang, stay healthy ka para marami ka pang matulungan. At makainuman lang kita sa personal. Salamat. Rowena Leyte, pa-shout out idol, isball YouTuber from Taiwan. Saludo ako sa iyo. Host, God bless from Rowena Leyte. Maraming salamat, Ma'am Rowena Leyte. Team Rasmussen, idol, may 7 sacks rice ako para sa Tayabasin. Baka pwede makahingi ng ulam. Oh, sure, sure. 7 sacks of rice. Oh, 200 pirasong manok ako sa iyo. Yung buhay. Ayan. Team Rasmussen, i-message nyo si Yamatan. Kuha niya na hindi, ito ka na. Alam mo, ako'y nangihina. King Kong, the Gorillas, from FCOE Family in Paris, Idol, OFW, maraming salamat. Dimple Nesyu, manong ko, good PM, wait ka namin later sa Niyog Niyogan, at mahal ka po namin. Maraming salamat po. Alam nyo, ako'y pinangihinaan ng loob kung paminsan-minsan. Bakit ho? Dahil sa, alam nyo ay, pag-gising ko ho kaninang umaga. Ako ho'y puyat na puyat gabi-gabi. Kanina ho, kahapon, kamiting ko ang isang taga Sampaloc at isang taga Taytay. Inabot ho kami ng alas 5 kanina. So mga 5:30 na ako nakatulog. At yung humamon ho sa akin sa Taytay, ay magkakaalaman naman ito. Dati kong girlfriend. Yan. Binata pa ako noon. Kami ho'y mabuting magkaibigan niya. Napakabaito niya. Matalino ho yung babaeng yan eh. Ngayon, ito si counselor. Di ko naman alam na nag-counsel pala. Vilma Sindayen. Yuhu! Darna, inepasilip po sa bahay. May surprise ako, pahag na rin. Salamat sa iyong kabutihan. Huwag ka magsasawa, idol. Ayun nga, parang ako'y nagsasawa, no? Butong tulisan, Boss Idol, Apo Francis, huwag kayong makinig dun sa inggit lang sa inyo. Si Arnold kasi walang kilay, yun eh. Nyahahaha, long live po, Sultan Nibraj. CM Recto, Angeles City, maraming salamat. Butong tulisan,
Sir, pa-shout out po. Hello sa lahat ng Carino, sa Pangasinan at sa lahat ng Spider Vlogger. Maraming salamat po. Ngayon po, itong hindi ko na maalam na yung aking kaibigan ay konsyal na. Ngayon, chinalenge po niya ako. Di ngayon po ay siya bumili sa sarili niyang pera ng bigas. At ako po yung hinamon niya na sana makapagbigay tayo, hirap ang mga taga-taytay. Actually po, marami na ho ako na ibigay sa taytay. Pero para sa kanya, para kay Pia, yun nga ho yung pinag-usapan. Magdadala, pagpapadala po ako ng truck-truck na live na manok, buhay na manok, para sa poorest among the poor na mga taga-taytay. Kung yung mayayaman ay nakakabili ng manok, eh yung mahirap, di na makakatikim ng manok, kaya baka butikin na ho ang inaain, ay di makatikim naman ho ng tinolang manok. O kaya ay piniritong manok. Lutuin nyo the way you like it. Basta bibigyan ko po kayo ng bawat household na mahirap talaga, meron ho kayong isang buhay na manok. Oo. Pero dahil ho kanina sa pangyayari, habang pababa po ako, gusto ko hong tingnan yung akin truck ng bigas na dumating para sana mabigyan na natin, maipamahagi. Sir Repelem, thank you for helping the Filipino people. Don't also forget to take care of yourself. We love you watching from you, chika. Ako'y naiiyak eh. Alam niyo ho, doon sa mga ginawa sa akin ni Arnold Clapio, gusto ko na hong huminto eh. Parang gusto ko na hong tumigil. Pero kayo ho, mga nag-message sa akin na nagbibigay na lang ho ng lakas ng loob. Yung mga banat ho sa akin ni Arnold Clapio, simple ho eh. Ito, panoorin ho ninyo. Talaga hong masakit? Biruin nyo ho, sa kabila ng aking ginawa, ganito ho pa yung bibig. Ito ho, ito ba'y tamang pagbabalita ito? Ako ho, kung hindi nakakapagpigil-pigil, lalapiruting ko ho ang mata na rin. Buti ho ako'y nakakapagpigil-pigil pa. Kaya nga ho, ako'y nawawalan ng, parang nawawalan tuloy ho ako ng gana eh. Gusto ba yan? Inimbisigahan nyo na. Oh. May mga... Ang banat agad eh, si Marcos ba yan? Iimbestigahan nyo na? KSP yan? Imbestigahan nyo na? Grabe ho eh. Mayaman challenge eh. Style niya yan. Iyan ho. Kayo ho makinig kung kayo gaganahan. Kung kayo ho ang nasa... Kung kayo ho ang akin nasa katayuan, ibinibigay nyo na yung inyong buong buhay. Lahat ho ng inyong pinagpaguran, ibinibigay nyo na sa ating mga kababayan para makaraos lang dito sa ating pinagdadaan ng pandemic. Ang tulong ho natin, Luzon, Visayas, Mindanao, magmula ho nung March 16, ako ho hindi nakakatulog ng maayos dahil iniisip ko ho kung paano kayo tutulungan. Bago eto, panoorin nyo kung paano ako pinagmukampangan ito, kung paano ho niya ako hiniya, ginamit ho niya ang pinakamalaking mainstream media. Iyon nung GMA7 para magmukha akong masama sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Ginagamit ho niya ang pinakamalaking network para usirain ang pagkatao ko. Eh, sino ho ang gaganahan na rapat? Tignan niyo. Gusto ba yan? Iniimbisigahan niyo na? Sir, may mga iniimbisigahan kami. Kasi ganun yung style niya. Challenge, mayaman challenge, di ba? Nakita niyo, pakinggan niyo mabuti. Ano na kaparusa, no? Sir, kayo na po magbanggit kung anong kaparusahan para... Yeah, oo, matakot naman itong mga to. Babala na rin, ano? Yung mga scams, mga phishing, dumadami, ma'am. May mga nagpo-project pa nga dito, ma'am, na kunyari namimigay sila ng mga bigas. Tapos, isa challenge nila yung isang class ng society para mag-donate din. Yung pala, ang aim and goal is to ask for donations na itatago niya din pala, hindi para sa publiko. Yung social media, buong mundo to eh. So, paano po kunyari, galing abroad yung author? Di ba may mga Pilipino po? Nakita niyo ho? Oh, eto pa. Ang ibig sabihin eh, eto ho, talaga hong ako'y ginamit ho niya ang eto pa. Pwede nga, boss, inggit kasi yung kupal na mataas ang noo kasi ikaw may super chat para pang tulong sa bayan. Mga basher mo na walan ng kita, kaya naman pala. Nasa tabi mo kami, idol, wag kang mag-alala. More blessing to come. Stay safe. Regards. Kami makikipagpatayan para sa'yo. Pag ginalaw nila, dulo ng daliri mo, idol. Wag po. Wala pong ganun. Ayoko po ng ganyan-ganyan. Tayo po ay tumulong lang. Ito, kaya ako nawawalan ng gana ho. Eh, ayan ako.
Ma'am, dalawa pwede. Pagka mag-criticize ka, baka may katotohanan eh. Baka maging whistleblower ka pa. Or makakontribute ka sa improvement, ma'am. Kaya nga, ma'am, sumusunod lang kami dun sa elements ng Article 1. Patingin nyo, yung naman babae, ine-emphasize na malaki daw ang piyansa at kailangan makulong daw. Pakinggan nyo mabuti kung paano nila ako sinira. Dumadami, ma'am. May mga nagpo-project pa nga dito na kunyari, nangimigay sila ng mga bigas. Tapos, isa challenge nila yung isang class ng society para mag-donate din. Yung pala, ang aim and goal is to ask for donations na itatago niya din pala, hindi para sa publiko. Si Marcos ba yan? Iniimbisigahan niyo na? Sir, may mga ano lang. May mga iniimbisigahan kami. Kasi ganun talaga, ganun yung style niya. Challenge, mayaman challenge, di ba? May mga iniimbisigahan kami, sir. Mabigat ang parusa, no? Sir. Ano? Tinanong nung babae, mabigat ang parusa. Sabi nung NBI, hindi, 200 lang ang piyansa niya, up to 1,000. Sabi nung babae, hindi, ginamit ang social media. Pataasin natin ang parusa. Parang ganun ang dinadating eh. Matakot na yan. At sabi dito, mayaman challenge si Marcos Bell. Sino ang gaganahan sa ganitong klaseng tao? Kanina ko lang umaga ito nakita. Ay, talaga hong yung pagod ko ho ng kulang-kulang dalawang buwan. Ay, yung tamdam na ramdam ko ho yung dugo ko, umakit sa ulo eh. Pearl Master Vlog. Yan ang gusto nilang mangyari, yung huminto. Pag huminto ka, talo ka. Talo tayo. Talo ang mamamayang Pilipino. Kasama mo ko sa laban na to. Huwag na huwag mo aksayahin yung sinimulan natin. Kaya natin to. Mga impacto yan. Wow, Pearl Master Vlog. Maraming salamat. Tuloy po natin. Ito po ang mga broadcaster na ginagamit ang Dambuhalang Channel para sirain ang mga taong gusto nilang sirain. Ngayon ko lang ho, nakita ito. Pero, para hong nangihina ako eh. Parang ayoko na ho, ituloy yung ibibigay ko para sa Tay Tay Rizal. Nangihina na ho ang loob ko eh. Ayun na po, magpagyat ko ng kaparusahan para... Oo, oh, matakot naman ito mga to. Babala na rin, ano? Nag sa Article 154 kasi, na revised penal code, ang penalty niya lang ma'am is 1 month to 6 months or 200 to 1,000 na fine. Pero ang considering na ginamit niya so... Tingnan niyo ho yung NBI. Lahat ho ay batas ang kanilang sinasabi. Pero pag yung National Bureau of Investigation nagsasabi ng mga batas, itong broadcaster ho, eh hindi dagdagan, parang ganun ho ang mga datingan eh. Diba? Parang, eh hindi niyo ho ako masisimba. Bakit? Kailan pa ho nanalo ang kabutihan sa kasamaan? Diba? Tingnan nyo, pati National Bureau of Investigation ginagamit ho ni Arnold Clavio para sirain talaga ang pagkatao ko sa mata ng lipunan. Eh, paano ho kung ako'y tamarin ng tumulong at ako'y magkulong na lang sa bahay? Eh, sino ho ba ang kawawa? Ay, di ho ang taong bayan. Yan ho ang gusto nilang mangyari, yung huminto kayo sa pagtulong. Talo tayo. Huwag na huwag kayong ihinto, sir. Kasama nyo kami. Vilma Sindayen, idol you ho, huwag sumuko. Dito kami, sa likod mo. Stay stronger, dito si Darna. Ding, ang bato. Kim, maraming salamat po. Ituloy po natin yung kung paano ako birahin ni Arnold Clavio. Ginamit mo yung social media, ma'am. In relation yan dun sa cyber crime prevention. Ano naman, tawag na tawag. Huwag kang tumawag at ako yung naglaga. Ano, pinay-play ko nga ito. Ito naman. Wala tuloy. Andali ha. Kusubayan. Kusubayan. Iniimbisigahan nyo na. Article 154 in relation to 10175. Eh, kanihan ako, ma'am. Medyo mas mababa natin. Sa RPC, sa revised penal code, walang parang aggravating circumstance kapag kunwari. Kamukha ngayon, di ba? National health emergency. Tapos, saka ka pa nag... Oo. Oh. Tinutwist nila yung kwento. Pinipilit nilang dagdagan eh. Pero yung mga style nito Article 154 yung 1 month to 6 months 200 to 1,000 pero na yung public aspect ma'am hindi nila nare-realize kung gaano kataas yung penalty pagka in relation to the Cyber Crime Prevention Act kasi ginamit mo yung social media under section 6 kasi ng article ng cyber crime ma'am pwedeng 1 degree higher yung penalty mo ang 6
Para lumalabas ka, 6 years, 1 day to 12 years. Sa bayanihan, ah, mabigat. Medyo mas mababa, ma'am. 10,000. Pero ang 10,000 to 1 million ang multa. Opo. 2 months of imprisonment. Or both. So, ibig sabihin, yes, barang yan, FLM. Idol, di na uso ngayon ng FLM TV. Di na uso TV ngayon, FLM TV na. Help naman, idol, hit lang subscriber para makatulong in the future. Thank you. Okay. Ay, Victor, eto, bago kang mag- John Anaylarge, FLM, do you remember my jersey, strong, courageous? You shall not fear for lose. Dito lang, okay? Ah, dito ka lang. Pero may mga kaibigan ako dun. Mukhang may kapangalan. Sabi ni Wedding nga, pasara ng NBI. Salamat, sir. Salamat, ma'am. Salamat kayo. Victor Lorenzo, hepe ng NBI Cybercrime Division. Ngayon, kung kayo ho ay siyempre mainstream media, di buti pa nga ho itong mga National Bureau of Investigation, talagang batas sa batas yung kanila laang sinasabi. Pero nakita nyo kung gano'ng kabalahura itong mga broadcaster na ito. Gagamit pa ng bureau, tatawag pa yan sa mga polis, kung saan, ilalive nila sa kanilang radio TV station, puno. Aha! John Amay Lakiro, Sir FLM, you remember my charge. Be strong, courageous, and you shall not fear. Our lose hope, for I am the Lord, your God, with you, wherever you are praying, for you to be healthy and safe. Maraming salamat po. Sabi ni Wedy nga, galing na Amerika, pasara na ang NBI, active duty na, papa-interview, dapat happy nila ang nagpapa-interview. Hanep din si Cyber, parang happy ng NBI. Sir FLM, don't take the bait. Fake news, Arnold Clavio, keep doing what you are doing. God will take care of the rest. Kaban Family, Chicago, USA. Sabi ni Macbeth, maniniwala lang ako kay Arnold Clavio pag nagbaba ng banks at kay Mejorada, ito maduling ka sa inggit ng super chat kay Idol FLM. Mahal ka ng mga Pinoy sa Canada. Super chatter, labas na. Ha 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 ha. Alam nyo, para sa mga taga-taytay, sabi po ni Elizabeth Oropesa, love you nak, tuwang-tuwa yung mga pasyente kong pinapanood ko sa'yo. Naiiyak sa katatawa. Anong ulam gusto mo next week? Ipagluluto kita. Hayaan mo yung mga hinayupak na sobrang inggit sa'yo. Mamatay silang dilat tulad ni Arn Arn. Hehehehe. Ang nag-text po, Elizabeth Oropesa. May salamin ba yan? May salamin. Pengin salamin. Palakpakan nyo. Lumalakas ang loob ko pagka nandito kayong lahat sa tabi ko. Idol, huwag mong pansinin yan. Pasilip sa bahay ko, especially song nandun. Love you from Friends Saber Group, si Bilma Sindayen. I love you. JR Vargas, love you idol. Di kanila kayang ibagsak. Ginagamit lang nila yung pangalan para sumikat, pa-shout out, padikit na din sa mga viewers. JR Vargas. At syempre, binabati ko si Roy, Bernardino. At saka, yung sumagot sa akin sa Baler Aurora. Oh, Jendy La Cruz, Sir Francis Leo, nasa likod mo ang Malacanang. Wow! Nagmudya ako ko. Yung bigas mo, nasa hagdan ko na. Pamimigay ko na to, Ma'am Jen. Nasa elevator yung bigas mo. Maraming salamat po, Ma'am Jen de la Cruz. Ganun na rin po sa Pangulo ng Pilipinas. Mabuhay po kayo. Andali. Abangan nyo po, Barangay 413, Sampaloc, Manila. Lunes po, magpapadala po ako dyan ng 2,500 na buhay na manok. Piraso po yun. Mga manok po yung malalaki. Para po sa poorest among the poor. Hello? 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 Narinig mo ako, konsehal? Opo. Yan o, ang konsehal ng Taytay Rizal na si Pia Cabral. Matagal ko na akong kaibigan yan. Naalala mo ba 4 years ago? Alin po? 4 na taon na nakakalipas. Naalala mo yung bulaklak sa May Robinson?
Past is past. Tigilan mo na yan. Naka-live ka, sira. Past is past. Ikaw naman, binibiro ka lang. Naka-live ka. Uy. Wala nang ganyan. Tantangan mo na. Eh, alam mo, parang, di ba kagabi, nandito kayo nila daddy mo, nag-usap tayo na sagot mo yung mga bigas at instead na bigas ang ibigay ko, ulam na lang. Opo. So ngayon, sabi ko sa'yo, magpapadala ako ng Martes sa'yo ng 3,000 pirasong buhay na manok. Kaya nga, pinartner natin yun sa mga... Tapos magbibigay na rin tayo ng pambili ng bechin. Opo. Para dyan sa mga poorest among the poor. Bale, package po yan. Usapan po natin, 5 kilo, tapos po isang buhay na manok, saka isang pambili ng bechin. Yun. Para siyempre. Kaya yung mga taga-Taytay Rizal, umaasa na. Kaso, muntik nang masira yung loob ko dahil napanood ko yung ginawa ni Arnold Clavio kanina eh. Napanood nga rin po namin yun. Pero kami po dito sa Taytay, syempre support po kami sa inyo. Naniniwala po kami. Hindi po tayo pwede mapahiya sa mga tao dahil... paano nga? Yun na nga eh. Kung ano kaya sabihin ko sa mga taga-Taytay na kay Arnold Clavio na lang kayo humingi dahil pre-imbestigahan pa ako eh. Hindi po kayo pwede yun. Hindi po pwede. Pag hindi ko kaya ibinigay, siguro magwawala yung mga taga-Taytay, ano? Magwawala. Susugurin siguro nila si Arnold Clavio, ano? Oo. Alam mo kasi ang masakit dito kung si Hala, ginagamit nila yung mga tambuhalang network na kung saan sila nagtatrabaho para sirain nila yung kapwa nila Pilipino. Ngayon, eto kung nakikinig si Arnold Clavio. Kung nakikinig ka, Arnold Clavio, hinahamong kita. Tumulong ka sa mga kabarangay mo dyan sa Tondo. Alam mo, Arnold Clavio, yung isa sa barangay mo, nakalapit barangay mo dyan sa Tondo, humingi sa akin ngayon at pinagbigyan ko bukas pipick up ng bigas sa akin. Kaya babantayan ko yan, Arnold Clavio. Babantayan ko yan. Kapag kaya natapos ang COVID at hindi ka tumulong sa ating mga naghihirap na mamamayan, hihiyain kita araw-araw. Aaraw-arawin kita. Inignite mo ko. Wala aaraw-arawin kita. Ikaw lahat ng laman ng topic ko kung paano mo ginagamit yung GMA para sirain ako. At siraan ng panghinaan ng loob ang mga mamamayang Pilipino. Anyway, Konsehala, any message para sa iyo mga kababayan dyan sa Taytay? Para po sa mga, siyempre sa iyo muna. Sa Martes na yon, sa Martes na eh. Martes yun eh. Damayan, sa nararamdaman mo ngayon, syempre, gusto ko na rin maipaalam sa bawat isa na ngayon, syempre, nakakaranas tayo ng isang pandemic or crisis na pare-parehas po tayo ay kinataas na challenges at trials at sa ating pong mga kasama, no, imbis na lang po siguro na magsalita again sa isang tao, tumulong na lang po tayo bilang isang public servant. Ito po yung ating pong mga pwedeng maitulong sa ating mga kababayan. Para naman po sa mga kababayan kong taga-Taytay, since day one po ay hindi naman po tayo tumigil sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Hanggang sa huli po, syempre, asahan niyo po ako by any means po, ay nandito po ako para po gawin ang lahat para po sa abot po natin ang nakakaya para po sa aking bayan. Konsehala, gusto ko lang malaman ng taga-Taytay Rizal at ng mga sambahayan ng Taytay, no? Actually, marami na ako natapos na tulong dyan dati. Pero ngayon, ibang klase na to kasi ito talagang malakihan na ito eh. Kumbaga, pati ulam at pati pambechin eh, sasagutin na natin. Gusto kong malaman ng taga-Taytay na ikaw ang dahilan kung bakit ako darating dyan. Hindi dahil naging girlfriend kita noon. Kung hindi dahil naging mabuti tayong magkaibigan hanggang sa ngayon. Gusto kong malaman ng mga taga-Taytay Rizal, ako po ay personal na darating dyan dahil sa aking kaibigan na si Pia Cabral. Maraming salamat. Mabuhay po ang taga-Taytay at mabuhay po ang pamunuan ng Taytay. Ganun na rin po ang lahat ng namumuno sa Taytay. Mabuhay po kayo. Pero gusto ko pong malaman nyo na ako po ay darating sa Taytay personal. Darating po ang aking ayuda at tulong sa abot ng aking kakayahan dahil po dyan sa aking kaibigan at sa kanyang pamilya. Ay, magandang gabi. Regards mo kay papa mo at saka sa mga kapatid mo. Ganun na rin kay mami mo, ha? Opo, makakarating po. Okay, magandang gabi. God bless. Okay, maraming salamat po. Yan po si Konsehala Pia Cabral ng Taytay Rizal. Ayon, ikaw, Mr. Clavio,
Ay na naman ulit. Ano ko? Talagang yung dibdib ko yung masakit sa iyo, sa nakita ko. Kaya, aray. Hi, Sir Repelem. Accept Mayaman Challenge. Milk assistance lang po. Make purchase credit to CC. Baka po pwede nyo dagdagan. Upload ko na lang po sa vlog ko. Salamat. John's Lot Vlog. Sige. Call. Chanel Kapalaran. Hello po, Sir Francis. Pa-shoutout po, Florante Kapalaran Vlog and Porcino Family, Rome, Italy. Be strong po. Mahal po namin kayo. Stay safe. Maraming salamat po. Bill Masindayan, huhu pasilip po sa bahay ko. May song composed from Taiwan. Silipin nyo ngayon. Si Bill Masindayan. Ayun po. Alam nyo po mga kaibigan. Shout out po sa ating 10,000 na streaming ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Alam niyo po kanina, kung titignan niyo ho, ako dati gwapo, kayo pangit na. Saka po puyat huya. Don't listen to fake people. Remember, you're the best. God bless you. Roxy RJ. Salamat po. Ma'am, hindi po ako the best. Ako lamang po ay instrumento ng ating Panginoon. Sabi ko nga po, ako isang mamamayan na may tamang kaisipan, malakas na pangangatawan, ginagamit ko po ito para makatulong sa ating mga mamamayan, especially dun nasa talampakan ng lipunan. Yun lamang po. Kaya lang ho ang masakit, ay ako ho'y tumutulong na. Kanina ho, natulog ako 5:20, siguro 5:30, something like that. Kasi alas 5 na ho nakaalis dito yung si Councilor Pia Cabral, kaya yung kanyang tatay at kapatid. Ganun na rin po yung yung chairman ng Sampaloc na humingi ho ng pang-ulam. Kaya ako po agay nag-facilitate ay milyon din ho ang halaga. Hamakin niyo ho yung 6,000 pirasong manok. Eh kung magkano ho yun, eh di ho ba? Di ganun na rin ho naglalaro yun. Eh 100 piso nyo nalaang ho ang isang manok. Huwag naman ho. Siguro 100 to 20. Eh yung 6,000 ho, eh ilan ho yun? Bago yun na sinalubong ko ho pa yung truck ng bigas na galing Nueva Ecija at yung galing ng Cagayan. Arnold Clavio, ikaw ang kulang sa pansin at may sira sa utak. Manong, nandito kami hanggang dulo. Magsawa kayo, mga basher. Ice Freedom USA, Arn, kapag makita kita, dudukutin ko mata mo para makita mo kabutihan ni Idol. Love you, Idol. Wag patulan si Arn para di siya bayaran ng amo niya. Nga. Ronald Amorao, Sir Repelem, we're Haribons and Lions. Matitigas tayong mga nilalang. Huwag ka bibigay sa supot na si Arn. Isama mo sa eye care mo siya ng luminaw ang mata. Dimples Ness you. Arnold Clavio, ikaw ang ulang sa pansin. May sira sa utak. Mandirigmang Pilipino. Idol, trabahuhin ko na ba? Ha. Pa-shout out po kay Rayjan Godmosu, mga tropang Grab Food Rider, mga frontliner ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Maraming salamat po, sir. Hindi po. Wala po tayo sa mga ganung-ganung bagay. Ang atin lamang po ay nagsalagbas lang po ako ng aking saloobin na sa kabila ng aking ginagawa ay may mga taong ganito. Coco Bonsai Martin. Oy, si Kakabisi TV ito ha. Wala nga ito, napakayabang nitong kaibigan ko tara eh. Porkit ito'y nasa French wa. Sir Repele, meron po nahingi ng tulong. Si Baby Princess Ryan Bolante nasa ospital po ngayon. Ang anak ni Reynaldo. Nahingi po sila kahit gatas po at konting panggastos sa operasyon daw po. Thank you, sir. Bigyan mo 5,000 yan. Tanongin mo na lang si Coco Bonsai. Mamaya, i-message mo siya. Ang tuloy naman natin mag-desisyon. May 5,000 pa tayo. Marami. Mayayabang ang mga tao rito. Margaret Diaz. Maraming salamat. James Zamora. Maraming salamat po. Ang aking super chat. Ay nako, talaga naman. Ingit na naman sila din eh. Alam mo, Mr. Clavio. Yung mga padali mo ay ano eh, pasegway. Pero kanina talagang kumukulo ang dugo ko sa iyo. Kanina ko lang nakita yung puyat ko na yun. Tapos pag salubong ko sa bigas, tinexagad ako ni Carex kaya nung. Tapos yung mga video clip mo, pinorward sa akin. Sino kung hindi magiinit ang ulo?
Alam nyo kasi, yung mainstream media, yung mga padali nyo ay padaling ano eh, pasegue, alam nyo. Ano ba ang tingin nyo sa akin na Mr. Arn, Mr. Arnold Clavio, Tolonges na katulad mo? Yung baga ang tingin mo sa akin, na kaya mo kong tolonggesin? Nako, eh kahit sa suntukan eh, hindi ka mananalo sa akin eh. Pipitikin ko yung malaki mong mata. Nakakapanlumulang eh. Siyempre, mainstream media ka. Malaking network yan eh. Kaya tawag ka kay NBI, tatawag ka kay police, at medyo papasakalihan mo ng konti para ako'y mapasama. Eh, hindi ganun kahina utak ng police. Hindi rin ganun kahina ang utak ng NBI. Mga matatalino yan. Oh, ako'y pinangalanan mo na. Iniimbestigahan nyo na ba yan? Si Mayaman Challenge? Si Marcos ba yan? Eh, dinig ko yung sagot ng NBI. May mga iniimbestiga, no? Ibig sabihin, sila ko'y matalino. Hindi katulad mo, bobo ka! Nanggigigil na naman ako eh. Gusto ko na namang magalit eh. Nanggigigil na naman ako sa'yo. Gusto mo kaya tayo mag-sport lang? Alam mo guys, sport? Suntukan na lang tayong dalawa. Tatali ko pa ang isang kamay ko. Kaliwang kamay pa gagamitin ko sa iyo. Kaysa banat ka ng banat, gagamitin mo ang pinakamalaking media para sirain ng tao. Hindi maganda yung ginagawa mo. Ay, sabi ko nga, wala kang karapatang magreklamo. Ikaw ang nauna. Tinira mo ako, nananahimik akong tumutulong sa ating mga kababayan. Binanatan mo ako sa GMA, pinakamalaking TV network, para sirain ang pagkatao ko. Gagamitin mo pa ang sangay ng kapulisan. Gagamitin mo pa ang sangay ng ating mga ng sangay ng gobyerno para masyadong magkaroon ng nandiin at para magkaroon ng kulay ang pagbo-broadcast mo. Pwede sasabihin ko sa iyo, bobo lang ang naniniwala sa iyo. Ang daming umaawat sa akin pero hindi mo na ako kayang kawatin. Naawat na nila, hindi? Sinimulan mo ko eh. Anong akala mo sa akin? Matatakot mo ko sa media mo? Anong akala mo sa akin? Matatakot mo ko sa mga pamedya-medya mo, papulis-pulis at pa-NBI mo? Idamay mo na FBI, idamay mo na CIA, pati Interpol. Hindi ako matatakot sa'yo kung ikaw lang na malaki ulot, malaki mata. Ha! Hindi kita katatakutan. Sabi ko nga, Mr. Clavio, magsuntukan tayong dalawa. Isang kamay pa gagamitin ko sa iyo. Nakatali pa yung isang kamay ko, yung kanan. Kaliwa na lang. O gusto mo, mamili ka, kaliwa o kanan. Kaliwa, kanan. Mamili ka kung anong kamay ang itatali ko. Papartidahan kita. Ha? Wala kang ginawang mabuti sa taong bayan. Yung mga kabarangay mo dyan sa Tondo, sa akin pa humihingi ng tulong. At pang-apat na beses ko nang tinutulungan. Ikaw, yung bang 2 kilong bigas nakapagbigay ka ba sa mga kababayan mo? Nakakapanginig ka ng laman. Ako, buhay ko, binubuhay. Sino matutuwa sa ganyan? Kayo ho, lumagay sa katatayuan. Dalawa lang ho. Kung titigil ako, kawawa taong bayan. Pero kung hindi ako titigil, aaraw-arawin kita. Josie Goso, maganda salamat. Magandang gabi po. Kevin Santos, maraming salamat po. Kumusta po kayo? Jenny Quinto, mabuhay po kayo. Mika Ichi, mabuhay po kayo. Dalawa lang eh, doon sa ginawa mo. Dalawa lang. Kung ako'y mahina-hina ang loob. At kung totoo yung sinasabi mong ako'y garni-garnon. Ay di ako'y titigil na. Uuwi na lang ako sa bundok, mamumundok na ako at mananahimik. Dalawa lang oh. Oh! Tutuloy ko itong aking ginagawa para sa taong bayan. Siyempre, pag tinuloy ko to, hindi ako mananahimik. Magsasawa ka sa akin araw-araw. Wala kang karapatang magreklamo. Wala, Mr. Clavio. Wala kang karapatang mag-complain. Ikaw ang nauna. Ngayon, malas mo. Bakit? Aaraw-arawin kita. Hanggat nabubuhay ako, aaraw-arawin kita. Ipamumukha ko sa'yo na bobo ka. At puro fake news ang laman ng bunganga mo. Sinabi ng presidente yan, bawal magpalita ng fake news. Oh, bakit hindi pa nakukulong yan? Dapat yan ang NBI, yan ang giniimbestiga ng NBI. Eh, naglabas ng fake news yan eh, tungkol doon sa ospital. Oh, kadugtong pala nung ano ko yun eh. Tama ba? Nung pagbira mo sa akin. Oh, dapat ikaw pala ang iniimbestigahan. Tingnan mo nga.
Oh, bibintang ka ng ibang tao para ikubli mo ang sarili mong ginawa ang kawalang-yaan. Francis Leo Marcos Idol, sana pag umulan sa labas, para umulan, labas ka para dumami ka. Need ka ng tao, tulong mo. Aagapay na lang kaming mga OFW sa maliliit na kapamaraanan. Yamatan, love you. Shout out. Magkasinlaki kayo nito, Macbeth. Huwag ka mag-alala. Love ka din niya. Ninong PHTV, Sir FLM, pa-shout out naman po, small vlogger. Ibibigay ko ang bayad sa YouTube ko kahit wala pa watching from Italy. Opo, magtulungan po kayo. Ay, ito nyo. Alam nyo ba, para magka-boses lang ako. O, ito. Uminom ako nito. Eh, bawal pala hong inumin ito. Dapat pala ito'y pinangmumumog lang. Eh, ako nga ho'y tangat. Hindi ko alam maggamit na re. Anong gaere? Bakterya. Ay, pangbakterya sa lalamunan. Ay, sabi, inumin ko daw. Eh, nakalaga. Eh, di ininom ko. Eh, sabi nung aking sekretary, boss, hindi mo dapat ininom. Eh, wala na. Nalago ko na. Ay, di luminaw naman ang aking boses. Ayan. Maraming salamat po, Manjan de la Cruz. Arnold, club yan. Oh! Ari na naman tayo. Wala. Hindi mo kaya akong pakalmahin. Alam mo bakit? Ako'y nagbuwis na ng buhay, dugot pawis, pinaghirapan ko ng mahabang panahon, pinagpagalan, pinagtuluan ko ng dugo at luha, e binibigay ko sa ating mamamayan para kahit papano matulungan natin ang ating mga kababayan na nasa sadlak na sa kahirapan, especially ngayong COVID. Tapos gayaan ang ibabanat ko sa akin, gagamitin mo yung mainstream media para sirain mo ang pagkatao, panghinaan ako ng loob na magtagumpay kayong mga mapanlinlang. Kayo ang mga tunay na mapagsamantala sa ating mga kababayan. Bakit? Paano kung hindi ako tutulong? Paano kung hindi ko sasagutin ng mga challenge na ito? Paano kung hindi ko tutulungan ito? Bakit? Magkakaroon ng chaos. Marami kayong ibabalitang kawalang yaan. Yan ang gustong-gusto nyong mangyari. Kayo ang tunay na mga walang ya. Kayo ang tunay na mapanlinlang sa ating mga maliliit na mamamayan. Wala kang karapatan, Mr. Clavio, na birahin ako. Ako na sa akin lahat ng dahilan. Pasensya ka na. Gumanti ka na lang. Araw-araw gusto mo tayo magsabaw. Nakaw! Dalawa pa ang tari ka. Hindi. Wala na akong tari. Magtari ka, dalawang tari. Ako walang tari. Lalabanan kita ng sabaw. Karimot na kikigapalo ay bibigay ko sa'yo. Kikikigin kita. Nakakita na ba kayo ng nagsasabong na... Nakakita na ba kayo na nagsasabong na yung manok dalawa tare, yung isa walang tare? Ganon! Alam niya eh. Duruin mo yung isang oras kalahati ang tulog ko. Pagdating ko sa truck, tinagtad ako ng text ni Carex Kayano. Sabi, boss, etong clip, panoorin mo. Bayo, pinanood ko sa inyo. Nakita niyo ba kung ano yun? O, tayo, pasimpleng malupit ang dali. Si Marcos ba yan? Iniimbestigahan nyo na ba yan? O, style niya yan eh. Mayaman challenge na yan eh. Yung daw, donasyon daw, kunyari, ay kina-challenge ko yung mga society, tapos yung donasyon, ay itatago ko daw. Kahit singkunduleng, Mr. Club, yun daw kumingi ng donasyon. Baka ikaw. Yan, inahamong kita. Hanggat hindi ka tumutulong sa kababayan mo dyan sa tundo, kahit tigdadalawang kilong bigas, lahat ng bahay dyan sa tundo dahil taga dyan ka. Araw-arawin kita. Wala kang maisasagot sa akin. Zero. Bokya ka. Bokya. Wala. Wala kang maisasagot sa akin. Hindi mo ako pwedeng gumanti. Hindi mo ako pwedeng idemanda. Ikaw ang nauna. Ginamit mo pa ang ating mga sangay ng gobyerno para sirain ang isang katulad ko sa harap ng mamamayang Pilipino sa buong Pilipinas dahil mainstream media ang gamit mo. Pero nagkakamali ka. Maraming taong bayan na nagmamahal sa akin. Milyon na ang nakatanggap ng tulong ko. Galit lahat sila sa'yo. Buti nga sa'yo. Kaasa rin kita ngayon. Hello? Hi. Naka-live ako. Naka-live ako. Mamaya ka na tumawag. Ha? Ah? So,
sabi ni Tia. Huy, bakit mo ininom yung Bactidol? Ay, bakit mo ininom yung Bactidol? Hindi ko nga alam. Ano ka ba? Ba, concern pa rin sa akin si ex, ano? Concern pa rin si ex, eh. Magandang gabi, mga ka-DDS. Jack Neberto po, idol boss, ang mga boss. Chillax lang, andito kami sa likod mo. Bekene men, bekene men. Sa amin muna, pabira yan. Oh, ito mga DDS, wag. Hayaan nyo nang ako. Jack Neberto, wag. Ako na lang. Kayang-kaya ko rin eh. Innocents are brave as lion. The guilty plea. Oh, ngayon, makikilala mo si FLM, Arnold Arn-Arn. Makikilala mo talaga ako ngayon. Kung ayaw mo na suntukan, pwede tayo kagatan. Hmm. Lalaban din ako, malalaki iping ko ah. Ang lalaki niya. lalaki ng ipin niya. Jenny Quinto, sir, guwapo mo pa rin kahit galit at pangit sila. Ah. Mr. Clavio, pitik bulag. Kumol ka lang kahit anong labang. Magkaalaman na tayo, talaga ako'y gigil match. Gigil ako match. Nako, Mr. Clavio, napakatagal pa naman mawala ng galit ko. Gina Bautista, no matter what, we're on your side, Sir Francis. Ako po, tuloy pa rin pagtulong sa kapwa natin maliliit na paraan. Salamat sa pagtulong sa mayayaman. Pagtulong sa mayaman. Mamamayan pala, sorry. God bless. Jean Bautista, mabuhay ka. Maraming salamat sa'yo. Huh? Ano na? Eh, ang problema nga, ano yung isang barangay sa Tondo na humingi ng tulong sa atin? Taka na. Pangalan. Hensi Mendoza po, Kagawad. Hensi Mendoza, Kagawad ng anong barangay ito? Anong barangay sa Tondo? Si Clavio ba yan? Iniimbestigahan nyo na ba yan? Style niya yan eh, Mayaman Challenge. Diba, diba? Choco Street po. Choco Street. Choco Street Tondo. Choco Street Tondo. Oh, 1906 Choco Street Tondo, Manila. Maraming maraming salamat po kay Boss FLM. Wow! Kita mo, Arn Arn? Yung Kagawad ng Tondo, nagpapasalamat sa akin. Iniimbestigahan nyo na ba yan? Oh, style niya eh. Mayaman Challenge. Oh. Ah. Naka. Aaraw-arawin kita. Wala kang K. Ha? Aling hospital? Yung Pinek News na hospital? Ah! Bako, dapat ito pala iniimbestigahan eh. Ah, ah. Ah, eh, naka. Naka, naka, naka naman. Naka naman. Hindi talaga mawawala eh, yung asar ko. Ang galit ko sa puso. Support challenge, Arnold Clavio. Sana accept mo challenge the idol, FLM. Hindi kami galit sa'yo, Arnold Clavio. Hinayupak ka. Dami mo supporter, idol, FLM. Yan po ay sinabi ni Macbeth 23. Alam niya, Macbeth. Ikaw na nga bumasa, baka sabihin eh. Hindi kasi, hindi, basahin mo lang. Lakasan mo, lakasan mo. Sabi ni Macbeth, support challenge, Arnold Clavio. Sana accept mo challenge ni Idol FLM. Hindi kami galit sa'yo, Arnold Clavio. Hinayupak ka. Dami mo supporter, Idol FLM. Heart, heart, heart. Heart, heart, heart. Naka. Iyan ang sinasabi ko sa'yo. Ano? Tawag ka na ng abogado. Tawag ka na abogado. Pero ikaw, ginamit mo mainstream media. Ginamit mo pa Bureau of Investigation. Manggagamit ka para paniwalaan ka lang ng tao. Diba? Yung banat mo sa akin, simpleng dinurog mo yung pagkatao ko sa harapan ng mamamayang Pilipino. Ngayon ka, araw-arawin kita. Ngayon, matatapos lang ako kapag tinanggap mo yung challenge ko. Kung bibili ka ng relief good, na mga bigas, at ipamimigay mo kahit, wag nang sako-sako, nako, eh, kuripot ka eh. Tigda 2 kilo na lang lahat ng bahay dyan sa Tondo, bigyan mo. Pasasalamatan kita at ako'y tatahimik na.
Yan. Kung hindi, ha, hindi mo ako mapapatahimik. Araw-arawin kita, wala kang karapatang mag-complain. Bakit? Ikaw ang nauna. Dinudurog mo pagkatao ko gamit yung malaking media station mo sa harapan ng mamamayang Pilipino. Hmm. Ano tingin mo sa akin, Tolonges, hindi sasagot? Ay nako, diyan ka nagkakamali. Babakbakan kita hangat may hininga ko. Ha? Hangat may hininga ko, aaraw-arawin kitang kalimbangin. Malalaman ng taong bayan na ikay supot, sungaw, papoging tungaw. Bagay, laki ng mata mo. Ngayon, kung hindi mo kayang tumulong sa iyong mga kababayan dyan sa tundo, hindi mo tatanggapin yung hamon ko, Josie Goso, magandang hapon, magandang maga, ay magsuntukan na lang kita. May partida ka. Alam mo kung anong partida mo? Itatali ko isang kamay ko. Ikaw ang mamimili kung anong kamay yung itatali. Kanan or kaliwa. Oo. Kasi pagka itong, bibigyan na kita ng idea. Yung kanan ko, pag tumama dyan sa mukha mo, ang bagsak mo ay ano ba? Ospital. Hmm. Yung kaliwa, hilot. Mga hilot ang bagsak mo. So mamili ka kung alin dito yung itatali. At itatali ko. Tapos boxing tayo. Talagang ako'y gigil mat sa iyo eh. Gigil na gigil ako eh. Bakit? Sinira mo yung pagkatao ko sa sambayan ng Pilipino. Gamit mo yung pinakamalaking TV network mo. Eh, ang pagkakamali mo, wala nagmamahal na taong bayan sa'yo. Ultimo kapitbahay mo, galit sa'yo eh. Bakit? Eh, di 2 kilong bigas daw, hindi mo nabigyan eh. Pakinggan mo yung kay Rexiano. Mary Jane Puyot, Sir Francis, mabuhay ka. Hayaan mo sila. Ngaw-ngaw lang yan. Walang ginawa. Nakikita nga ng taong bayan. And God see the good thing in your doing to all people in need in the Philippines. Maraming nagmamahal sa'yo. You deserve to be blessed. Watching from Canada. Mary Jane Puyod, maraming salamat po, ma'am. Josie Goso, thank you very much. Maraming salamat po. Magsusumbong na kaya ako kay Tatay Digong. Ha? Ngayon? Ha? Ano na po siya? Ay, ganun? Hindi ko napansin. Boss, pahingi po tulong para sa taga-Pandan Antique. Mr. President, ano ba ang gagawin ko? Ako'y tinitira na ni Arnold Club yung fake news laki mata eh. Ano ba ang gagawin ko? Mr. President? Ah, hindi na. Yung alam kong ako'y pinapanood na ng Pangulo eh. Lalo lumalakas ang loob ko eh. Kumbaga ako nagiging si Tarzan. Ah! Mr. Clavio! Na! Mag-comment ka naman dito sa aking live stream, oh. Ay, dami nanonood. Oh, ayan. 1,000,000 na subscriber ko. Oh, lahat ng sinasabi ko, sigurado bukas, mapapanood ng lahat ng subscriber ko yan. Ah. Go, sir. Put him behind bars. He deserved. Just take it easy. For now, relax. Take care of your heart and beauty. Million do love support you. God bless you always. Si Wedding, ha? Ito si Ilocano. Arn, 1,000 sako bili mo para sa mga taga North Cemetery. Alam natin, tao nakatira doon. Well, ask mo din si Isko kasi Manila din ang North Cemetery. Oh, yan po ay sinabi ni Wedding, ha? Paano yan, Mr. Clavio? Kasi, ikaw naman kasi, Mr. Clavio. Hindi na nga pantay ang mata mo at sa ulo mo masyadong malaki. Eh hindi mo pagamitin ng tama yung utak mo. Ha? Dapat gumawa ka ng mabuti. Kagawad Lustre, pusong FLM ako mula ngayon. Nakawala. Tumataba yung puso ko, Kagawad Lustre. Nakakawala na ba ng bigas to? Ano yan? Don't stop when you're tired.
Stop when you're done. Busalan mo bunganga ni Arlo. Good gringo. Maganda laro po, Senator Gringo. Unasan. Unasan family. Ayan po. Sabi ni Senator Unasan, don't stop when you're tired. Stop when you're done. Busalan mo bunganga. Hindi po, Senator eh. Grabe o eh. Natulog po ako kaninang umaga, alas 5. Dahil magpapadala po ako ng libu-libong buhay ng manok para sa Taytay, 3,000 pong buhay ng manok. At ganun din po sa Sampaloc, 2,500. Tapos, nagising po ako, dumating yung mga trailer ng bigas kanina. Oh. Yun yung para sa Bacolor, Pampanga, para dun sa ating mga volunteers. So, na-dispose naman ako. Akalain yung ang aalmosaling ko, hindi pa ako nagkakape. Eh, yung banat ni Arnold Clavio. Eh, anong mangyayari? Oh? Hindi ako titigil, sir. Pero muntik na ako panghinaan ng loob, Senator. Ah, kaya lang, kayo huwag nagpapalakas ng loob ko, especially ang Malacanang, si President, kayo at lahat ng aking mga supporter, sila ho yung nagpapalakas ng aking loob. Kaya naman ho, hindi ako natigil. Team Rasmussen, Idol, may 7 sacks rice ako para sa Tayabas. Kawang gawa, relief challenge ko. Baka naman madagdagan mo. O, dadagdagan ko ng 20 sa ako yan. Hindi po, 200 na manok. Ah, manok ba? Pang-ulam. Ah, oo, 200 na manok. Ako dyan, okay. Edilberto Bautista, FLM Idol. Hindi, dagdagan mo na sa pusa ko. O, pwede mo na siyang tawagan. Ha? FLM Idol, puso mo, sir. Kuto lang yan si Clavio. Sa'yo, barya lang yan. Mabuhay ka, sir. God bless. Ayun nga ho eh. At grabe ho. Pero wala, hindi ko to titigilan na araw-arawin ko to para madala na tong mga ganitong klaseng tao. Iyan ang pagkakamali niya. Nauna siya. Pumake news eh. Pumake news agad eh. O eto. Pero eto ho ang sabi ng aking ano eh. Ang sabi ng aking idol eh. Ang sabi ho niya eh. Kill your enemy with your success. Bury them with your smile. Mr. Clavio, oh, eto. Oh, yun. Sarpalo ka na naman. Nanonood dyan si Arnold Clavio. Fans mo talaga yan. Nagpapapansin siguro. Baka mag-YouTube na din yan. Arnold Clavio, sipain mo ko. Tadyakan kita. Galing kay Macbeth. James Patton, Lindain. Ramdam ko gigil mo, Idol FLM. Sarap lang tirisin mata ni Bugok. Arn. Salamat sa pagtulong mo sa kapwa natin. Pa-shout out OFW from New Zealand. More power and God bless. Maraming salamat po. Ayan. Ha? Yan ang sinasabi ko sa'yo, Arn. Ginagawa ka tuloy pulutan ng mga tao rito. Ginagawa ka tuloy pulutan ng mga tao rito. Ha? Sandali, may ano dito eh. Pakundo TV. Boss, baka pwede po tulungan ng Pandan Antique Bigas Relief Good. Nag-start na kami tulong challenge. Pahingi po ng backup, mabuhay po. Pakundo, ito, tatapatin na kita. Malayo ang antike, pero let me try the best that I could be. Hindi ko kayang ipangako. Kasi pagka medyo malapit lang, sumasagot agad ako, call. Yung Sambuanga kasi may na-communicate ako rin eh. So, subukan natin. Gawan natin ang paraan, ha? At ang nakahilera ko po hanggang ang Lunes ko po ang nakahilera, Lunes hanggang Martes may naka-schedule po eh. From tomorrow hanggang until Tuesday may nakahilera. Pero ang dalangin ko sana matapos na po itong quarantine natin para kahit papano mabawasan na, maibsan na yung pangamba ng ating mga mamamayan. Ayun po. At yan nga ho yung aking sinasabi is John Lee Magalit. Thank you. Maraming salamat. At yun po yung aking masasabi lang, especially dito kay Arnold Clavio. Araw-arawin kita. Araw-araw, ikaw magiging topic ko. Paggising ko pa lang, ikaw na yung aking bungat. Mm-hmm. Paggising na paggising ko, ikaw lagi, araw-arawin kita. Hanggang sa magtanda ka. Puro kasi ka-fake nyo saan ang nalalaman mo. Ang tingin mo ba sa akin, Mr. Clavio, itulonggis ako? Ha? Siguro tingin mo itulonggis ako at ikaw ay sikat. Nagkakamali ka. Laos ka na. Ako ang pasikat.
hindi kita tatantanan. Wala. Jen De La Cruz, sir, easy lang po, nanonood na siya. Huwag masyado magalit, mag-relax lang po, sir. Baka tawagan ngayong kaaway mo eh. Nakikita niya kasi galit ka. Nako? Nako, patay ka na. Patay! Tatawagan ka ngayon. Nako, yari ka. Oh, medyo relax na ako. Nag-relax na ako. Maraming salamat po. Pangulo, kami po yung nakasuporta para sa'yo. Huwag po kayo mag-alala. Andito po kami. Alam nyo, magsusumbong na nga ako. Muntik na ho ako mawalan ng gana kanina. Oho, eh, ginagamit pa ho ni Arnold Clavio yung NBI eh. Mm-hmm. Oho. Ang pinagtataka ko ho lang eh. Wala naman ho akong ginawa, kundi tumulong lang sa kapwa. Talagang yung mga tinamaan ho nung aking mayaman chalice, talagang gagawa ho sila ng paraan para ako ipinda. Pero kayo na lang ho, ang tanging nagpapalakas ng aking kalooban. Pero sabi ko nga, andito na ho eh. Kaya pato na ho ako. Oho. Ma'am Jen, yung bigas mo. Nasa elevator. Trail pleasure. Push! Ayan. So, yun po. At magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na ho kayo. Basta, bayan ng Sampaloc, Lunes po, may padala po ako dyan sa inyo, bigas, at saka 2,500 na buhay na manok. At Martes, Taytay Rizal, gusto ko po marinig ng mga taga-Taytay na ako po'y magpapadala dyan ng pambili ng bechen at 3,000 pieces na buhay na manok na malalaki para sa mga poorest among the poor ng Taytay dahil yung pong aking ex-girlfriend ay bumili na ho ng bigas. So akin daw ang ulam at saka Ricardo para daw masarap naman yung ulam ng mga poorest among the poor na almost 45 days na hindi nakakatikin ng manok na sinabawan. Ayan po, pangako po yan. Martes po, darating po ako sa bayan ng Taytay. Josie Goso, maraming salamat. Tim Ramosen, thank you po, Idol. Help po, Epico Aileen Sabrino Ramosen. Okay. Trailblazer Push. Okay. Okay. Josie Goso, Idol. Bayag ang mayroon si Arn. Ha 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 ha. Nako, hindi makakatulog to si Arnold Clavio. Binabas siya ng milyon-milyon tao eh. Jocelyn Philippine Kitchen, to my super rice, man, full support from Seattle. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, ngayong Friday po, may darating po tayong 15,000 pieces na kalabasa. Ayan na po ay i-distribute natin. It depend upon the disposal of Ma'am Elizabeth Lopez de Leon. Tayo po ay nakapag-distribute na ng napakaraming PPE ngayong araw na ito. Ang mga tumanggap po ng PPE ay Good Shepherd Hospital. Kinuha po ni Dr. Adelia Rio de Dios at Dr. Ricky de Dios. Ngayon po, Cainta Municipal Hospital. Nagbigay po tayo ng PPE dyan. At Edilberto Rigilio, Boss FLM. Nawala po ang tok ko sa inyo. Mabuhay po kayo, mabuhay po kayo. Ang parts, ito po, nagpadala ng sulat. Pumunta po kayo rito sa Economia Road bukas. Agahan nyo po, pick upin nyo po yung inyong bigas na pangako ko sa inyo para makatulong po sa inyong mamamayan. Bali, ito po, ang ito pa isa, Parole Probation Volunteers Association. Kunin nyo na rin po yung bigas nyo. At yung tigatundo po na kagawad. Hennessy, kunin nyo na rin yung bigas nyo dito. Kahit nagalit ako kay Arn, kahit siya'y tigatundo, tutulong pa rin ako sa tundo. Ito, huling word, Mr. Arnold Clavio. Tanggapin mo ang challenge ko. Bumili ka ng bigas kahit tigda 2 kilo lang yung perang galing sa bulsa mo. Huwag ka manghingi ng donasyon kasi pinoportray mo eh na ako'y nangihingi. Ikaw ang nangihingi, ako'y hindi. Bumili ka ng bigas. Kahit tigda 2 kilo lang, ipamigay mo sa lahat ng mamamayan sa tundo dahil taga dyan ka. Pag nagawa mo yan, tatahimik na ako. Luluhod pa ako sa iyo. Magbabaw ako. Yung pride ko, kakainin ko, lulunukin ko pa. Para lang sa ikabubuti ng iyong mga kababayan. At least, taong bayan ang nanalo. Pero pag hindi mo nagawa, aaraw-arawin kita. Araw-araw kita sasabihin, supot, sungaw, papoging, tungaw. Hindi talaga bagay yung mata mo sa ulo mo, masyadong malaki, hindi tugma ang taba ng utak mo, pero sa iba mo ginagamit.
tapos ibibintang mo sa akin, gagamitin mo pa ang NBI para paniwalaan ka ng mga viewers mo. Wala na kang nanonood sa iyo eh. Nakaw! Eh, tignan mo naman kung may nanonood sa iyo. Eh, kaninang umaga lang nakarating sa akin yung video clip mo. Ganong kahabang panahon mo na pala yung akong sinisira? 2 weeks mo na pala ako sinisira. Ibig sabihin, mabagal. Hindi umuusa at bakit? Wala kasing nanonood sa iyo. Oh. Eh, ang matindi nakarating sa akin, akala mo'y tulonggis ako? Naka, pagkakamali mo yan. Ngayon pa, back up ang palasyo sa akin. Naka, yari ka na. Mga kababayan, magandang gabi po sa inyo. Pasensya na po kayo at nakapaglabas ako ng saloobin. Pero hindi ko po hangad na makasakit ng tao. Ako lamang po yung nagsasabi ng kung ano yung ginagawa nila sa akin. Ginagamit nila yung mainstream media nila para sirain ang tao na gusto nilang sirain. Hindi ho yan patas na pamamahayag. Dapat ako ho ay tinawagan nila at tinanong nila kung ano ba yung aking ginagawa. Eh hindi ho eh. Sila, sinasabi nila sila yung lingkod bayan, ang ginagawa lang naman nila ay maglabas ng peking palita sa mamamayan. Paano naging lingkod bayan yung ganyan? Mabel Santos, mabuhay, solid FLM, live, masaya FLM, maraming salamat po. Ayun, ang pagkakamali mo, Arnold, laki mata, klabyo, at isang peking arn-arn na puppet. Alam nyo, wala nang substansyang nilalabas ng bunganga nyo eh. Mas mabuti pa yung batibot, kahit puppet, may substance. May naituturong mabuti sa ating mga kabataan. Pero ikaw, may papit kang kamukha mong malaki ang ulo, ay hindi kayo nagbabalita ng tama, puro fake news. Diba? Yan ba ang paglilingkod bayan? Yan ba ang pagbabalita ng isang patas na mamamahayan? Di ba'y mali? Ngayon, wala kang karapatan na ako'y buweltahan. Ikaw ang nauna. Rions Berus, good deeds, FLM. Are ever blooming flower, don't mind the basher. Peace out, mua. Yo! Nuts TV, pa-shout out na lang po, Idol FLM. Maraming salamat po, Nuts TV. Ayan po. So, bukas po, marami pa rin pick up ng bigas. Bukas po ng gabi, may darating na naman ang truck galing ng Kasapi. Yung mga milling po sa Nueva Ecija yan. Awa po ng Diyos, talagang napakarami na ho nating itinutulong at ubos na ho yung pinagbilang ko ng isang bahay at ganin na rin ho yung pinagbilang ko ng lupa ay medyo malapit na ho maubos. Ibebenta ko na itong opisina at yung mga luxury car ko, itutulong ko pa rin ho lahat yan. Pagkatapos ho ako yung babalik na sa akin normal na buhay, maghahanap buhay uli ako. Oo. Maraming salamat Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat ng ating OFW na nagpa-Power Ranger, yung mga taga-Canada, taga-USA, si Wendy nga, lahat po. Mabuhay po kayong lahat. Kayo po yung mga tunay na bayani sa ating bayan. Sachi Der, sana kahit isang sako sa amin ng anak ko. Sachi Der, nasaan ka? Pwede ka nang kumuha rito ng kahit isang sako. Walang problema. I-contactin mo nga itong Sachi Der. At syempre, bago po ako tuluyan mag-sign off, gusto kong batiin yung aking mga FLM official vlogger. Si Kabisay TV, Makmak Pablo, Coco Bonsai Martin, Good Samaritan TV, Thinking Buddy, Misty Wild, The King, Just One, Boogeyman, Mabuhay Pilipinas, Anya Vlog, Pugong Biyahero, Isko Vlog TV, Batang Helmet, JR Vargas, Macbert 23, Kalupa TV, Taog Gala, Papa Bear TV, Ice Freedom USA, Don Cake. Yan po ang ating mga vlogger na sumusuporta sa ating republika. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po, Pangulong Rodrigo Duterte, sa panonood niyo po sa akin. Ganun na rin po kay Senator Gringo Honasan. Sir, pagkatapos po ng COVID, ako po'y natutuwa. Tingnan niyo po, tahimik ang ating bayan, tahimik ang Pilipinas. Wala pong gulong nangyayari. Maraming salamat po. Lahat ng ating mamamayan, please stay at home. Ang gobyerno po, ginagawa niya ang kanyang lahat ng magagawa para matugunan kayo. Kami naman pong mga simpleng mamamayan ay ginagawa din namin, kaming private individual, lahat ng aming magagawa. Sa lahat ng sumagot ng aking challenge, pati yung mga taga Baler Aurora na sumagot, maraming salamat sa iyo. Mabuhay po kayong lahat. Madam Chinita Abuchiki, Sir Francis, aso sa paningin ko si Clavio. Arf, 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 from Edmonton, Canada. Maraming salamat po.
maraming salamat sa inyo. Especially yung ating mga frontliner, pati dyan sa Tanawan, Batangas, na nag-provide ng pagkain para doon sa aking mga staff. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Kayo po ang tunay na bayaning Pilipino dito sa ating bayan. Ako po ay instrumento lamang ng Poong May Kapal para mag-ignite sa mga natutulog ninyong kabayanihan. Hanggang sa muli po, lahat ng mga mayayaman, lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mamuhunan, kina-challenge ko kayo. Natulungan natin ang ating mamamayan na makaahon sa nasasadlak na dusa. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. I love you all. Pahabol! Arnold Clavio! Uh-huh. Bukas uli!